Tahas ang sinabi ni dating pulis at dati ring miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas na si Vice President Sara Duterte umano ang utak sa Oplan Tocang sa Davao City nung siya ay alkalde pa ng lungsod. Ayon kay Las Cañas, ang vice-presidente ang pasimuno umano sa drug war campaign na tinawag nilang Tok Tok Hangyo at si dating Senator Bato de la Rosa na dating hepe ng Davao City PNP ang tagapagpatupad nito. Pero hindi diretsong sinagot ni Las Cañas kung may alam si Vice President Duterte sa extrajudicial killings na nakapaloob sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Yes, ito yan. Kasi siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tocang. Nung nakaupo siya as mayor. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Pilit pang kinukuha ng ABS-CBN News ang panig ni Vice President Duterte sa akusasyon ni Las Cañas habang ipinagkibit balikat lang ni Senator de la Rosa ang paratang na ito. Pabaya mo niya siya mag-alig siya na mag-alig. Nasa malinis ang konsensya ko. Sabi ko, bahala siya sa buhay. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,